to the parents of Eman and to the parents of Lori, to the ninongs and ninongs, to the entourage, relatives and friends, Eman and Lori, good afternoon. Today is your day. Today you are here bringing love with one another. And this love that you bring here today, Eman and Lori, reminding you that this love that you bring here today is starting today. It will last until your last breath. The love that you bring here today through our celebration today, to the sacrament of matrimony, the sacrament of love, the sacrament of marriage that you will embrace to your life is starting today because of your love. Eman and Lori, again, this love, it will last until your last breath. The love that you bring here today, that you will commit yourselves, being husband and wife, living together, forming one family of God, because of your love, again, Eman and Lori, it will last until your last breath. Sa Tagalog, ito ay panghabang buhay na. Panghabang buhay na ito. Panghabang buhay na ito. Ibig sabihin, Eman and Lori, hindi ito experiment. Hindi ito trial and error. Hindi ito practice. This is it. Nangyayari ito ngayon, kayo ay magsasama habang buhay. Kaya nga, later on, you will pronounce sa hirap at ginhawa, sa sakit at ginhawa, kayo'y magsasama habang buhay. What is the very reason why you want to live together, Eman and Lori? As we heard in our first reading of today, live in love. Because Christ loves us, you want to live and love. This is the very reason why you are here. Bring yourself with one another. Of course, your love that you present to the altar of God and the people of God. You want to live in love. In that love, Eman and Lori will sanctify through the sacrament of matrimony, the sacrament of love. And by that, live in love. Live in love. Eman and Lori, you want really to live in love. At this celebration, praying for you with the congregation, the faithful, your family and friends and relatives who are present here today, praying for you that your desire will fulfill until your last breath. Always live in love. So therefore, living in love, Eman and Lori, is giving oneself. Giving oneself. And that is the love that you want to live, to imitate every day in your lives, being husband and wife. You want to live in love and imitate the love of God. And that love of God is unconditional love. So therefore, giving oneself, in that is manifestation of true unconditional love. Eman, your presence here, and Lori, your presence here, that is manifestation that you want to live in love, thus to imitate the love of God unconditionally. Pagsasabuhay, Eman and Lori. Kung gusto nyong yakapin ang pagmamahal ng Diyos, nakapariw ng pagmamahal ng Diyos, kaya nyong ibigay ang inyong sarili sa isa't isa. And I believe you're present here telling us, ready na po kami, Panginoon. Ready na po kami, Father. Ready na po kami, mga aming mga magulang, mga bisita, ninong at ninang. Eman
you will give yourself to her, your wife. Give yourself, total self, 100% to Lori, your wife. Without any condition, without any reservation, give your total self to her. And Lori, you're present also here, telling us that we are now ready before the altar of God, giving yourself to Him, your husband, 100%, without any reservation, without any condition, kahit anong mangyari, ibibigay mo ang iyong buong sarili kay Emmanuel II. Buong buo, and live in love to Him. Anong ibig sabihin, Emmanuel II at Lori Jane? Hindi na kayo dalawa. Iisa na lang kayo. Ibig sabihin, Eman, kalahati ka na lang. Ang kalahati mo, si Lori. Hindi ka mabubuong Emmanuel II starting today kung wala si Lori Jane sa buhay mo. Iyan ang magiging katauhan mo ngayon bilang pagyakap sa sakramento ng kasal. Giving your oneself, pag-aari ka niya, hindi na ni mama at papa mo at ng pamilya mo ang may karapatan sa iyo ngayon, si Lori Jane, pagkatapos ng selebrasyon na ito. Lori, ganun din, kalahati ka na lang. Ang kalahati mo, ang magbubuo sa iyo, si Emmanuel II. Kaya tingnan mo ang pamumukha mong yan. Iyan ang magbubuo sa iyo araw-araw. Hindi ka si Lori Jane araw-araw kung wala si Emmanuel II. That is one way of giving and imitating the unconditional love. In the love of God, mother, brothers, and sisters, as we all know, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng ating lahat at mapabuti tayong lahat. Ganon din ang gagayahin ninyo. Ibibigay ninyo ang inyong sarili sa hirap man o ginhawa para mapabuti ang isa't isa at ang bubuhin niyong pamilya. Kaya nga sabi ng Panginoon, live in love. Live in love because you want to live the same love of God. Paano to ito magkakaroon ng katunayan at magkakaroon ng buhay? Eman at Lori, as we heard in our gospel today, the Lord commanded you to love one another and that every day you want to live in love and responding His love, love one another. Eman and Lori, ang aking panalangin sa inyo, 100% palagi ang pagmamahalan ninyo. Hindi na babawasan araw-araw, lalo pang nadadagdagan. Huwag niyong babawasan yan. Yan 100% pagmamahalan niyo. Yes, we can say, hindi madali ang buhay may asawa. Pero sa pag-aharap sa totoong tinanggap ninyo sa sakramento ng kasal, nandoon kayo magtatagumpay. Again, Emmanuel II and Lori Jane, hindi madali ang buhay may asawa. Napatunayan na yan. Pero nandito kayo sa harapan ng Panginoon para yakapin ang kanyang paanyaya sa inyo. Love one another. Love truly one another. And Eman and Lori, by this, you are reminded, no? Pinapalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakbay. The very foundation of your relationship is the love of God. Bring it every day and embrace it every day. Eman and Lori, tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Tandaan niyo ito para kayo palaging masaya at totoong nagsasamang mag-asawa. Again, first, be faithful to one another. Huwag niyong dadayain ang pagmamahal na ito na ipinagkakatiwala sa inyo ngayon ng Panginoon. Nandito kayo para gayahin ng lubos ang kanyang pagmamahal dahil kayo ang totoong mukha ng pag-ibig ng Diyos na buhay.
kayo ngayon ang totoong mukha ng pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag niyong dadayain kailanman ang inyong pagmamahalan at pagmamahal ng Diyos na ipinagkakatiwala sa inyo simula ngayon hanggang sa dulo ng inyong buhay o huling hininga bilang mag-asawa. Tandaan ninyo, Eman and Lori, marami nang nandaya dito. Pakiusap ng Panginoon, huwag niyo na silang dagdagan. Ha? Huwag niyo na silang dagdagan. Kaya naniniwala ko sa inyong dalawa, yayakapin niyo ito ng 100% sa inyong buhay paglalakbay bilang mag-asawang totoong mukha ng pag-ibig ng Diyos na buhay. Truly, you are the real testimony of God's love that is alive through your action and commitment every day. That is the second point. Be committed every day. Emmanuel, the second, and Lori Jane, commitment. Huwag matakot sa commitment na ito. Simula ngayon, ito ang bitbit ninyo araw-araw. Ito na ang bitbit nyo, buhay nyo araw-araw. Ibig sabihin, iba na ang estado ng buhay ninyo. Committed, thus responsible, husband and wife. Commitment is equals to being responsible every day. Emmanuel the second, huwag kang mapagod na pangalagaan ang iyong asawa at iyong pamilya. Sa pagtatrabaho mo, sa pagpapagal mo, huwag kang mapagod at magsawa na ibigay ito para sa kanila. Iyan ang sinumpaan mo simula ngayon para sa kanila. And Lori, huwag ka din mapagod na asikasuhin at alagaan si Emmanuel II. Kahit kung pasaway man siya, nakakalimot siya, palalahanan mo at ang iyong pamilya. Dahil yan ang totoong commitment na tinanggap mo bilang may asawa, bilang ilaw ng tahanan na sinumpa mo ngayon sa altar ng ating Panginoon. At pangatlo, Eman at Lori, ito'y mahalaga. Tapos na ang buhay, binata at dalaga. Iba na ang priority ninyo sa buhay ninyo. Iyan, maiiba na ang buhay ninyo. Ibig sabihin, sincerity. Eman and Lori, tapos na ang buhay binata, ang buhay dalaga, period. Lori, tapos na ang buhay Marte, buhay sinusuyo, iba na yon. Tapos na rin, Emmanuel, kung ano palagi nang uunahin si Lori at ang iyong pamilya. Iyan, tatlong iyan ang magdadala sa inyo sa tunay na kaligayan at kahulugan ng buhay may asawa. Kung yan susundin nyo, nagbubunga yan ng kabanalan. Huwag kalimutan, ang Diyos ang pumili sa inyo para kayo mag-asawa. Hindi kayo ang pumili nito. Ang Diyos naniniwala at nagtitiwala sa inyo na kaya nyo itong isabuhay araw-araw. So therefore, Emmanuel II and Lori Jane, ito'y dakilang regalo ng Diyos sa inyo na ipinagkakaloob niya sa inyo ngayon ng Panginoon. Anong parting words ni Lord para sa inyo ngayon? Emmanuel II, Lori Jane, ipinagkakaloob ko ang kanyang pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Anong sabi? Please, pagkaingatan niyo ito. Emmanuel II and Lori Jane, pagkaingatan nyo ito. Pagkaingatan nyo ito. Amen.